Pulutong. Bulok. Na uto. Hehe. Recording naman na ito. Huwag ka na mag-animation. Mag-call sabong ka na lang. Oo nga, mag-online. Counter-strike ka na lang. Hello. Tinapi ko ito hindi dahil sa content idea ni Ate Yogi ah. Naisip ko kasi ito dahil sunod-sunod yung sakit ko ng mga araw na ito. Dito sa video na to, may sakit ako habang ina-animate ko yan. At may konting sakit nung binoboyover ko to. At nakasakit habang ina-animate yan. Habang umabot din sa puntong buong pamilya ko ay nakasakit na. Hoy! Inumin mo na yung kamot mo! Nakakasakit ako! Dahil sa iyo! Ang galing, di ba? Ikesi muna na tayo. Shirong! Ito ang clue. Boo? Pupok? Hindi. Bulimya? Hindi. Puntis? Oh, sige, ito na. Pulutong. Binanggit ko na yung topic nung intro. Inulit ko na naman. Anyways, nakapulutong kasi yung isa sa mga classmates ko, kaya umabsent muna siya ng matagal. At yung pumasok muna siya, medyo okay na itsura na. Pero yung problema, hindi pa daw siya fully recovered, kaya nangyari, umabsent uli siya. Kasuli na! Day by day, tumadami yung absence sa klase namin. Hanggang sa mga single digit na lang yung bilang ng estudyante. Sa amin, at ako naman tong hindi pa naawaan, iniisip na nagkasakit mga classmate ko ah. Weak! Hanggang sa dumating na yung karma sa akin. Yan, weak pala ha. Magkakaroon ka ngayon ng puro nunal dyan sa katawan mo. Nagsimula yung sakit na ito yung umuwi na ako ng bahay at kumain ng fried chicken at tinuguan. Ang sarap, di ba? Kaso kahit masarap yung mga ulam na yan, tinanggihan ko. Ewan ko, parang wala akong ganong kumain nun eh. Kaya hindi na ako kumain at bilis punta agad sa higaan. Hanggang sa nakita ng papa ko na may tira ako na alam naman niya na hindi ako nagtitira sa pagkain. Hoy anak, kakainin mo to, kakainin kita. Hoy, hindi mo pa ako pinapansin. Ay, Diyos ko! Yun lang. Eh, kaya inayaan na lang muna niya ako na magpahinga. Makalipas ang unang araw, talagang kitang-kita ko ng epekto ng sakit na to. At sabi pa ata ng mama ko na huwag daw kamutin. Baka kasi magkapeklat. At masalo ko pa siya naramdaman yung pangatlong araw na. Grabe yung pangatlong araw ko. Maghapon ako nasa kwarto nun. At yung mukha ko, mukhang muntang ako. Papa! Ang sakit na ng pakiramdam ko. Parang napamahal na ako sa'yo, pre. Ewan ko. Yung mukha ko parang maamong aso sa time na yun. At tina mo naman kasi kung gaano katamlay yung mukha. Miss. Pwede pabiliso ka. Ay, ganun ba? Ito pera, oh. Parang ganyan ata yung tingin sa akin ng mga tao that time. Pero yung sumunod na apat at pang-anim na araw, para nawawala rin naman yung sama na pakiramdam ko. At syempre, yung buluto na dyan pa rin, pero oks lang yan. 1 week lang kasi tinatagal ng bulutong, kaya ayun. Pero mga libas din naman ng iilang araw, eh gumali na talaga ako. Assure ko na rin to sa inyo. Sabi ng mga magulang ko, ay swerte daw ako kasi bata pa lang daw ako, ay nakabulutong na ako. Kasi kapag matanda daw, hindi na daw ganun gagaling yung mga bulutong at mukhang pea shooter daw yung mukha nila doon. Pero wala lang, share ko lang.